pag dapat. Salamat. Tapos na po lang. We now belong to the richest family on earth. Henry C. is next to us. Lucitan is just next to us. Kopumune is just next to us. Amen po ba? Because our blessings comes from heaven, only of heaven. Hindi ko mapagsabay si Joshua at si Jay ay sa TCA. Wala kami pagbayan. No. Kaya instead na si Joshua mag-preschool sa TCA, hindi namin pinasok, wala kami pagbayan. Dito man lang po na sa tabi ng eskwelahan, sabi namin sa akin. Kasi kung hindi kayo pwede magsabay, wala tayong pabayad. But you know, I tell you, God is good. And He is good all the time. Amen. God is faithful to all His promises. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi kayo maniniwala. But this is very, very good. Nagsisimula ako sa ministry, I am a full-time worker of God. Yung trabaho ko, iniwan ko. I used to work in Atay, Philippines. We have business before. Yung munti ko tinapos, kinalimutan ko na, nag-full-time ako. Paano kami mabubuhay? Pero salamat sa Diyos, God is faithful to all His promises. Hindi na kami binuhay ng Panginoon. God blesses us abundantly. Amen? Amen. Anong pakatabi ko? Alam ko siya sabihin sa inyo, I promise you again, you are blessed. Another blessings are coming your way. Another promotions are coming your way. Nakakita ako na isang person ng TFCA. Sabi ko, Diyos, tingnan mo ito. Top 13 ka wala ako. Top 13, ang layo mo. Pero pagdating mo na ang high school, tinaas niya ng Diyos. Salamat sa Panginoon. He used to be in the top 13. But when you read, during your elementary days, but during your high school days, God promoted you. Hindi lalo na pinagbuti mo, ba't hindi ka nagpuyat sa Instagram? Ah! Diyak lang. Sa tablet. Diyak lang. Pinagbuti naman talaga ni Joshua. Kaya lang, itakad doon na talaga siya. Actually, he's not brilliant, he's not intelligent. Hindi talaga. He's just very studious. He's so responsible. Yes. Pero he's not good then, ha? All of his teachers knows that Joshua is not intelligent. Naawa doon sa kanya yung mga guru niya. Parang sila ika. Parang yung poboto. Naawa lang talaga sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, Diyos, hindi naman itong puso ng TFCA. Top-tented ka pala naman. And yet you became the president of your class. And yet you became the president of the student council. The guy is good. You see? Eh, muntik mo ba talagang sisigil, tsaka sa kapay na iilak mo ngayon, tinalo mo yung mga yun. Eh, tatalino nun eh. But since they are your friends, it's okay. Natalo ako ba rito? Ano yung ibig ko kuya? Ang Diyos ko ay nag-bless at nag-promote. Natalo ako ba rito?
So before I close, another blessings and promotions are coming to your life. Blessings in the ministry, blessings in your jobs, blessings in your businesses, blessings in your studies, blessings in the ministry, another blessings will come. Blessings, listen very carefully. Blessings that you have never experienced in your entire life. But I consider her as one of the best aunties I have.
But when she died, I did cry. Mas, pero yung pag-iyak ko, I just hide it from my wife, from my kids, because it will only add pain to their pains. Mabuti na nga, bago siya namatay, tinatanggap siya ni Mama Lee. Pero mas maganda, kung lagi siya nang matanggapin pag mamamatay na. Mas maganda habang po siya nang matanggapin na natin. At pag-inquiry natin sa Panginoon na bumabuhay nila. Amen! Kasi hindi hindi natin nag-inquiry na sila sa anak ng patanggapin eh. Eh, malalakas pa siya nang matanggapin muna. Pag-inquiry muna sa Panginoon. Amen! At ahabuhay nila. Say, he is one of the best artists we have. Very caring, very lovable, very supportive, very generous. Sa totoo lang, mas maganda pa yung pera sa asawa ko eh. Totoo lang. Mas maganda pa kayo madaling yung pera sa asawa ko eh. Magigisi naman na maga, sabihin ng medal ko, anak, anak, timpla ka mo ng tsokolate, titimpla ka mo ng tsokolate. Eh, pag isis ko, gising na pa siya. Ako pa nagbibili sa mga sana. Pag isis ni mama, eto pagkain niya. Kita ang pao ko dito. Hindi yung chismis natin, ating lang. Huwag na kasubo, ha? Pag-ibig na ako. Kaya yung auntie namin ngayon, napaka maalalahan ito. Pag misan na kami magkita, pero napaka alalahan ito. Hindi mo siya malilimutan. Pero kung magkabi sa kusina, may makakailahan yung unang pag-inungkuhanin yun, eh, no? Kaya misa, ayaw ko sobrang bait, eh, kasi baka muli na ang libro, eh. Ayaw ko minsan, nakapag-arap na yun niya, para rin ako kumbayin. Para nakaway ninyo ako. Ando lang yun, props ko lang yun. Kasi baka muli na ang libro. Huwag na para, bata-bata ako pa, eh. 26. Kasi muli na ang libro. Kaya minsan, nagmamatakam ako. Sumit-sumit dito, hindi proso lang yun. Kasi baka punin na ako ni Lord eh. Tanay mo ka tabi, may kausap mo na mga punin ni Lord. Kaya sa oras na ito, ang blessings at promotions ay darating sa atin. Kaya lahat dito, give our tithes and offerings to Jesus, give our persons to Jesus, serve the Lord, with heart and wing, with the joy and gladness in our hearts, offer our talents and everything to Jesus. Alam mo, kahit bago ko na kayong born again, tumugtog na kayo, sumayaw na kayo, umakit na kayo, umanta na kayo, tamburin na kayo, mangaroon na kayo, magturo na kayo, kahit bago ko na kayong ligtas, maging bahagi na kayo ng iglesia. Amen! Kasi natuwa ang Panginoon na kayo naglilipon sa Kanya at yung naranasan ng kumumba, kumagsa, bumalik na kayo sa Panginoon. Kasi pag hindi kayo babalik sa Diyos, umunin na kayo ng Lord. Amen po ba? Yung kinukuha nyo yung mga babalik na tao, lalo na yung sobrang pasapay. Sila na nakahabay. Itawa ko mo na dito. Kaya pakanasahin mo bumalik kay Lord. Pakanasahin mo maglipot kay Lord. Amen po ba? Nung ako po ay di nakagraduate ako kahit pa paano. Nakagraduate naman ako kahit pa paano. Kahit ako pagaling mag-iilis, nakagraduate naman ako kahit pa paano. Tapos, nagkatrabaho ako. Sabi sa akin na Lord, mag-full-time na ako. Sabi ko, Lord, mahirap mag-full-time. Number one, hindi ko kaya yan. Number two, I'm not worthy to serve you. Choose another one, sabi ko sa Panginoon. Kasi ang ulit-ulit ko nga eh. And number three, sabi ko sa Panginoon, you know, Father God, I will lose my ambition. If I become a preacher, then I will lose my ambition. And another thing, sabi ko, paano ko bubuhayin ang pamilya? Ano yung pambubuhay ko sa kanila? Eh, alam niyo naman yung pastor naman talaga eh. Hindi, alam niyo naman yung buhay namin. Sacrifice. We only live by faith.
Wala kaming regular monthly or weekly salary. Wala. Nakikiling pa ba tayo? Just allowances. Pero sabi ng Lord, sige, magtrabaho ka, but you will lose your peace. Sabi sa akin ng Lord. You continue. Come on, continue working. But you will lose your peace. Sabi sa akin ng Lord. So, kung nagtatrabaho ako, I'm losing my peace. Nung nag-decide ako na mag-full-time, ay nang sabi sa akin ng Lord, tawagin mo sila, pag-build ko sa akin. All people, ask people to serve me. Nagiging ko pa tayo. Kaya ako, tinatama ko po kayo-kayo. Ano man talento meron kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Ano man ang kayo gawin para sa Panginoon gawin. I-offer ninyo ang buhay nyo kay Kristo kayo na. At magligtas mo kayo ng magligtas sa mga kaluluwa. For salvation is today, is now. For tomorrow, we will be living. At kung tayo naglilingkod na sa Panginoon, lalo pa tayo maglingkod sa Lord. Because I tell you, even I prophesy, more blessings are coming to the kingdom of Jesus Christ. More radio and television ministries will be open. Because this is a promise of God. Nagiging pa po tayo that all peoples upon the face of the earth will hear the gospel of the kingdom of Christ. God prophesied in the book of Matthew 24, verse 14. Bago matapos ang mundong ipapakito, the gospel of the kingdom of Christ will be preached to all nations. Matthew 24, 14, then the end shall come. The gospel of Christ will be preached to all the nations of the earth, then the end shall come. Kaya po, I beg you, I urge you, accept Jesus now as your Lord God and Savior. Serve the Lord God now before it's too late. At lalo pa tayong maglilingkod sa Diyos sa mga kanilang. Amin po ba? Dagdagan natin ang ginagawa natin para sa Panginoon. At kung kayo na wala, kanilang naliis na nagdagdagas ang balik tayo. At kung nagtutumal na kayo ngayong araw na alam ng sa atin, sa natin, sa atin, hindi ko aming dadalo. Huwag mong gagawin niya. Bagus, ilan naman pagkatuloy sa Panginoon. Amen? Ay, lahat ay tumayo siya, Miss Antor, please, huwag mo muna kahapon sa amin na talabi mo. To restroom. Nobody talking, please. Let everyone concentrate. Hallelujah. Father of heads and gloves for Christ. This is the day of your salvation. This is the day of your healing and your recovery. You will receive healing and miracle on this day. This is the day that God made a promise that truly our lives will never be the same again. God will raise up us higher. Our grace, your grace, will increase by day. You will be blessed more by God. You will be recognized in your soul. They will be able to recognize your talent, your God-given talent. In every areas and every aspects of your lives, you will be blessed. In the field that you have chosen, you will succeed in that field. I tell you, because you are glorifying the name of our God. Come on, bow down our heads and close our eyes. Nobody moving to the person beside you, please. Nobody moving around, please. Nobody will go to see her, please. Father, up our hands and close our eyes. Bring our bodies to Jesus. Yung mga tumingin ng lahat, taas mong dalawa mamay patungin ng lahi. Wala ka mong sabi, wala ka mga gagagalaw. Magkamunang magminom, magkamunang kasira sa gilindang ito. Hallelujah. As long as I live, I will glorify. Father, your hands and close your eyes. Hallelujah. Lord. As I live, I will glorify the Lord.
my Lord. Be my God. Be my Savior. I admit that I am a sinner. Please forgive me. Wash me.